po guys. So itong hayaan natin, itong isa na naman nating kabanata, no, yung pag-ating na-apprehend na shoplifting. So sa susunod nitong karugtong nitong video ay tingnan nyo kung paano siya umamin at admitted kung sa kanyang ginawa ito sa kasong shoplifting. Actually marami sila guys, grupo, may grupo siya. So siya lang ang ating pinick up, kung siya lang yung ating nahuli. Yung iba ay nakawala, pinakawala natin. Kasi hindi naman kailangan, sa shoplifting naman hindi naman kailangan marami. Pero mas yung isa na career ay okay na yon. So ito, nangyari ito noong August 6. So ngayon lang natin na-upload, no. So kasi video busy tayo, dalawang araw tayong ginawa. So ang una nating ginawa ay hinuli natin at dinala sa presinto. So kinabukasan ay binalikan natin ng umaga para i-submit, i-prepare yung kanyang kaso. So nag since na representative tayo ng ating kumpanya, so kailangan natin, bago kasi madimanda, pag representative ka, pag corporation ang ano mo, ang kumpanya, ay kailangan mo ng secretary certificate and SPA. So hiningi pa natin yun. So hindi ko napapakita yung buong detalye ng SPA at secretary certificate, no. So yun ang kinakailangan natin. Tapos yung prepared police report na kasama doon yung at tinatawag na excuse me, natawag na ano, alam mo tawag nun, ilang pages ba yon, basta mga lima o anim, pitong pages kasama yung dalawang sa atin kinuha. Bago doon, nung first din natin nung turnover sa police yung suspect ay pinamedical muna natin. So na-required ng police na magkaroon ng medical bago i-endorse, bago nila tanggapin. So pinamedical natin. Itong kinabukasan, tig-prepared yung police report kasama yung ating SPA or secretariat certificate. Ayun nga, in the same day ay mga bandang hapon ay na-inquest siya. So wala nang maraming tanong, na-inquest siya. At yun na, pansamantala siyang nakakulong hanggat sa pag-resume ng office, siguro ay makapagpapiansa siguro sila, papiansa sila. So yun po. So tingnan nyo ang kung paano siya na-admitted at paano natin na-apprehend. Yan po. So kasama po yung ebidensya, no. Bago na file natin yung case, pina photocopy natin yun na 10 kopya po ang ating sa yung report, 10 copy bago po dinala siya sa inquest yung report. After that, yun, magkugulong na uli yung kaso sa ano naman yun, para sa pagpiansa. Pero sa pagpiansa eh, ang kailangan yun, ano, mag-aantay muna sila ng pag-resume ng fiscal office. Kasi ngayon, naka-MGCQ ang Cavite. So mga 2 weeks siguro siyang mag-aantay. So yun, which issue naman ang purpose natin, no? Ang matulog siya ng mahaba-haba sa kulungan para siyempre deterrence na rin yan at para talagang matauhan siya. So yan po, tunghayan po nyo ang kasunod na video. So hanggang sa muli po. Hindi naman kayo lalabasin yung mumurahin. Punok niya itong bag na to.
Sinulti niya kahapon. Ang laki ng... Ganyan din ba kahapon? Gamit niya? Puno to! Kahapon? Oo, kaya na nanggigigil ako. Iba yun ha? Munti ko nang buhating kahapon niya eh. Nailang lang ako eh. Nanigurado lang ako eh. Ikot siya kahapon sa akin, hindi siya mapakali eh. Kung ganun-ganun siya eh. Hindi ko. Taguhugas ka na lang. Baka sakaling mabuhay ka pa ng mahaba. Hindi ka nang bubuhay ng mahaba. Yung busing mo, tatablahin ka niya, maniwala ka niyan. Pag nataniman ka ng malakalaking 50 mil, hindi ka tutubusin. Tingnan ko kung ikaw ang kawawa. Busing mo, negosyante yan eh. Maganda lang yan, kumita. Hindi eh, talo ka pa rin. Kasi ikaw, katawan mo ang ano mo eh, siya, pera lang. Ikaw, katawan mo yung binabiyahe mo. Oh. Eh, pag na ano yung katawan mo, oh. Pag nadali ganito, oh. Pag nadali ka ng malaki-laki, mag-bill ka lang. Bakit? Hindi po ako i-bill ng ganyan kalaki. Oh, edi kulong ka. Po, yun naman po talaga nangyayari. Nakukulong po talaga kami. Tapos i-ano na lang kami sa, ano, i-ano, papiyansa na lang po kami. O kaya nga, pag, edi, kung malaki nga ang piyansa. Hindi po. Pag sa tech po, imo shoplifter po. Sa si Pukot po, si Papa, si Mami po, taga Dubuha. Kita mo si Pukot, makakalapit lang tayo doon. Ano? Antonio po. Ano ang pangalan mo? Ano po, Antonio pong apelido. Antonio? Baka bistado ka pa doon. No? Taganaga ako eh. Si Pukot, marami lang yan. Yan po. Wala eh, na gano'n na. Opo po, pakaulayan po. Hindi mo pwedeng kaulayan yun. Tugas yun. Sige na po. Saka ano yun, pinaaram na doon sa busing niya. Busing namin sa taas. 10,000 po ko. Yung... Sige na lang po. Pibirito doon ako mapakit mo ang bayan. Diyan na lang siguro sa... Ang inaano ko lang po ang akin ko kaya. Nag-aasa kaya itong doon ko sa bayan. Okay. Ayaw ko. Doon tayo mag-usas presinto. Mga payat yung 10,000 mo. Alam ang punto. Alam mo sa akin, sa amin. Walang value pera dito, Ning. Walang value pera namin dito. Mayaman yung kumpanya namin. Mayaman yung kumpanya namin. Ayan, ginanakaw niyo. Basura lang namin yan. Ang gusto lang namin, ang gusto ko lang ha, maraming Robinson, huwag kayo dito sa area ko, ha? Hanggat nandito ako, huwag kayo aapak dito. Makalasot kayo dito isa o dalawa siguro. Pero pangatlo, bingo na kayo dito sa akin. Anong pangalan mo? Jerry Manalo. Jenny? Opo. Kita mo, nagsinungaling ka pa. Ang pangalan? Jenny? Asa ang ID mo? Paano ka papatawaran ng manager niyan? Eh po. Pangalan, ano po yung asawa ko? Sige, patingin ko ID. Tingin nga. Ikaw po. Hindi ba ka na ng mga kasama mo? Wala, tinabla na to. Antonio Manalo po. Taga saan ka ba, pe? Sa Litran 3, oh. May kilala ka dito? May nagkatrabaho dito? Wala. Wala po. Saan sa Litran? Uno, dos, tres, cuatro. Tres po. Pero yan. Hanggang sa susunod pong video, ito nga pala si Pulisya ko at your service at muling nagsasabi, hindi lahat ng criminalistic ay nasa presinto or nagpupulis. Yung isa po ay nasa YouTube at your service. See you my next video. Thank you for watching.